gagawin tayo, Priestess. Ang problema niyan ay ganyan. May lumalabas pa naman no signal doon, kaya lang blurred na yung picture, ano. Tapos ganyan, no. Okay. So ito yung taas natin. So mapapansin niyo rito, parang buo pa yung pinakataas na glass natin, no. Pero mula dito pababa ay sira na yung display niya. So may lumalabas pa namang no signal. Kaya lang guwit-guwit, saka parang nagpi-flicker din siya. Okay, so try natin, tingnan natin kung kaya pa natin i-repair yung ganitong problema. Okay, ito, Priestess 43 inches. Okay, so ito yung kanyang main board. Tapos ang gamit na panel or LCD ay yung LG. So ngayon natin itatry i-modify yung supply ng kanyang LC1, LC2 or odd even. So sabay natin silang supplyan ng stable na supply. Titingnan natin kung mapapatinoon pa natin yung problema ng ganito. Kasi sa Samsung saka sa Sony, napatino natin siya. So parang same issue din sila ng mga ganitong problema. So try natin dito kung mapapatino natin siya. Okay? So kakapain ko muna yung sirkuito natin kung anong kailangan natin i-modify. Tapos papakita ko sa inyo. Okay, so wala pa naman itong tape method, ano? Wala pa. Linis pa. Wala pang tape method. So try natin tong isa kung wala pang tape method. Kasi yung unit na to ay nabuksan na rin. Bukas na yung silyo nito. So try natin kung nagalaw na nila tong. Okay, so wala, no? Okay, linisin na lang natin yan. Tapos i-modify natin yung ito. May nakasulat dyan. So ito, BGH add saka BGH event. Yun. Hanapin natin yan. Pero kadalasan yan, dito yan tumatapat, ano? Bali, ikakat na natin siya. Parang ito yata yan. Okay, so tingnan natin kung dito siya nakatapat sa dalawang resistor na ito. So na-trace natin yung circuit ng odd even natin. Ito, sana. Ito yung odd even natin. Clock natin ito, 1, 2, 3. Tapos add natin, 1, 2, 3, even natin. Okay, so ito, 1, 2, 3, add natin. 1, 2, 3, even natin. So ito yung add natin, nakatap yan dito sa IC. Ito siya. Tapos ito naman yung even natin. So ikakat natin yan dito. Yan, ikakat natin dito. Pwede din tayo dito na lang magtap ng BGH, BGL natin. So pwede din dito. Or dito pwede rin. Pwede din dito. So hanapin din natin dito kung saan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito yung signal natin, 6. Malamang ito yung dalawa, no? Okay, para malapit lang tayo dito mag-tap ng BGH, BGL niya. Okay, so kakat natin yung circuit dito. Ayan, ikakat natin. Try natin i-modify muna yung adibin nito. So ito na, na-modify na natin yung circuit natin. So dito lang tayo nag-tap, medyo malapit. So itong side, yung katabi ng ating clock signal, ayan yung BGH natin, add. Tapos yung sa kabilang side naman, yan yung ating even, negative, BGL naman natin. So ganun din yan, position dito, same lang yan. So yan, natanggal na natin yung add even swapping niya. Tapos kinabitan natin siya ng BGH sa add, BGL sa even. So titingnan natin kung may pagbabago ito, kung mapapatino pa natin yung display. So mapapansin nyo siya, negative, ano? So guwit-guwit na lang siya. Yan. May lumalabas na logo doon at guwit-guwit siya. Yan, ah. Okay. So ibig sabihin, maaring sira na yung odd even signal natin. Sira pa yung clock signal natin. So try natin mag-block ng isang clock dito, isang side block natin. Tapos hahanapin natin kung saang side buo pa yung clock signal niya. Okay?
Okay, so black tayo dito. Tingnan natin kung anong display. So makikita nyo, meron siya, no? Pero kapiranggot lang ang may display sa kanya at hindi rin tumino, okay? So try natin lipat dito. Okay, so dito tayo magba-blocking. Yan, binlock muna natin lahat. Lahat pati clock signal at add even signal natin, binlock din natin. Try lang natin hahanapin kung sa ang side may buo pa. Ha? Or same problem, yun ha. Yung side na to nung binlock natin ay lumabas yung display, ganyan lang kaliit. Yan. So maliit na maliit siya. So pag naka-block ito, maliit yung lumalabas na screen. Ibig sabihin, may tama din yung side na ito. Tapos pag naka-block naman ito, may screen na lumalabas, medyo malaki. Pero hindi rin full screen. Ibig sabihin, may tama din yung clock signal natin dito. Okay, so binlock natin. Clock signal lang, bali 6 pin. Titingnan natin kung mapapalabas pa natin yung display nito. Kasi nga, parang napansin natin dito ay magkabilaan ang issue niya, no? So, pag magkabilaan talaga ang issue, pag clock signal ang problema, talagang minsan hindi na nare-repair. Hindi na siya napapagana pa. Yun, no? Okay. Wala siyang display. Yan. Guwit-guwit lang siya. Okay. So try natin lahat ng clock dito, i-block natin. Okay, so lahat ng clock, binlock, pati yung add even signal natin, binlock din natin. So tingnan natin kung may display ito. Yun, no, lumabas si Prestes, pero manipis na manipis siya, no? Hindi siya buo. Okay, yun, no? Hindi siya buo. Ibig sabihin, talagang may tama din yung side na ito. Okay, so yan yung picture niya, no? Pansin nyo, kapiranggot lang yung may picture, ano? Kahit na i-fix natin yung add-even natin, nagmo-move pa rin yung display na ito. Nagmo-move siya. Pero hindi naman siya parang nag-flicker. Tapos gumuhit siya dito, mula dito. Pag ganun, guhit niya, gaspang. Pero yung dito natin, hindi siya magaspang pino. Kaya lang walang picture. So ang issue ng unit natin ay magkabila ang sira yung clock signal. So negative na sa repair. Yung ating add even ay na-modify na natin. So dapat kung na-modify na natin yung add even nito, dapat magno-normal yung display nito or may kunting problema. Pero sa kanya, na-modify na natin yung add even natin, pero ang problema niya, napakalaki pa rin ang problema ng unit niya. So nag-try tayo mag-blocking ng clock signal. So napansin natin magkabilaan, may damage na. So negative na sa repair yung mga ganito. So hindi lahat ng modification na ginagawa natin sa add-even signal ay pwede i-apply sa lahat ng panel. So may mga panel pa rin talaga na hindi siya pwede i-apply. Kung talagang damage na yung panel, negative na talaga sa repair. So okay. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video.